Hello guys, this is TJ Villanueva and today gusto ko i-share sa inyo yung topic na power question. Napaka-importanting topic nito para sa akin kasi sa Pilipinas hindi masyado na ititrain itong topic na to. And minsan, pag hindi mo to alam, minsan nagagamit na to sa'yo. Okay? And ang tanong dito, ano ba yung power question? So bibigyan ko yun ng konting background. Di ba yung mga bata, kahit ikaw ng bata ka pa, gusto mo maging Superman, gusto mo magkaroon ng power talaga. Okay? So kung titingnan nyo, mayroong isang character sa X-Men, ang tawag sa kanya si Professor X. Ang ability niya is nagagawa niyang basahin yung utak ng isang tao. Okay? So nalalaman niya kung ano siya nang galing, ano yung gagawin, so on. So ibig sabihin, eto si Professor X, meron siyang power. Now, what if yung power na yun nabigay sa'yo? What if meron kang ability na basahin yung nasa utak ng prospect mo? Or malaman kung ano yung gusto niya at ayaw niya? Now, ano ba yung power na yun? Ang tawag doon is power question. Itong power question na to, napaka-effective na to. Kasi when you ask question dun sa prospect mo, malalaman mo kung ano yung nasa isip niya. At sasabihin niya sa'yo. At pag sinabi niya sa'yo, para mo na rin nabasa yung kung ano yung nasa isip niya, kung ano yung nasa utak niya. So, itong power question na to, marami nang gumagawa nito, especially yung mga nasa sales talaga. Like, insurance, nagbebenta ng bahay, o kung ano-ano pa mang sales na binibenta. I remember, I think kayo rin, no, minsan tinatanong din kayo, lalo na kung napaliwanagan ka na ng insurance, normally, ang presentation nila is nag-i-start sa maraming question. Ako naalala ko nung pinipresentan ako ng insurance, tatanungin kanila kung magkano yung kinikita mo, magkano yung natatabi mo, may retirement plan ka na ba, at ano yung mga goals mo. So ang ginagawa nila dito, inaalam nila kung ano yung problem na pwede nilang gamutin sa'yo, ano yung pwede nilang bigyan ng solusyon sa'yo. Okay, so nagtatanong muna sila para malaman nila kung may need ba yung isang tao dun sa product nila. So now, parang bakit ko sinishare na powerful ang question? Kasi minsan nangyayari sa atin to, nagiging baligtad. Halimbawa, ewan ko kung experience mo na nagkaroon ka ng prospect na nung time na nag-meet kayo, ikaw yung parating tinatanong. The moment na nag-meet kayo, tinanong ka agad na ano ba yung product mo, ano ba yung business nyo, ano ba yung marketing plan, magkano kitaan, anong incentive, kung ano-ano pa man. And all of a sudden, ikaw naman, dahil wala kang idea sa power question, ang ginagawa mo, sinusunod mo lang kung ano yung mga sinasabi niya. Tapos all of a sudden, you realize, parang may mali. Parang ikaw yung prospect, parang ikaw yung guest ng prospect mo. So, paano nangyari yun? Simpleng-simple, kasi ikaw yung tinatanong ng tinatanong. Remember this guys, kung sino yung nagtatanong ng question, siya yung may control ng conversation. So as much as possible, huwag mong hahayaan na parating ikaw yung tinatanong ng prospect mo. Tulad ako, kapag may prospect ako, I always have 3 to 4 questions the moment na nag-meet kami. Okay, tatanungin ko siya kung anong work niya, or may retirement plan na ba siya, or naghahanap pa siya ng on the side project, naghahanap ba siya ng anything pa mapagkakitaan, or kung may internet ba siya sa bahay. So any question na pwede mong itanong sa prospect mo, it so that you can start the conversation na ikaw yung nagko-control ng conversation. So aalamin mo muna kung ano yung needs or ano yung problem niya. So pwede ka rin gumawa ng sarili mong question na sa tingin mo makakatulong sa'yo para malaman mo kung ano yung problem ng prospect mo. So pwede kang maglista niya ng sarili mo. Pero merong isang tinuturo sa network marketing, they call it FORM. Okay, yung FORM stands for Family, Occupation, Recreation, and then Message. Etong FORM na to, para sa akin hanggang ngayon effective pa rin ito. Kasi ito yung basic para malaman mo kung may need ba yung taong kausap mo. Okay, so F syempre stands for family. Pwede mo siyang tanungin kung kamusta na yung nanay niya, kamusta na yung tatay niya, kamusta yung mga kapatid niya. So para malaman mo kung ano yung nangyayari. The next is occupation. Ano ba yung trabaho niya ngayon? Natanggal ba siya?
masaya ba siya sa trabaho niya ngayon, magkano ba yung kinikita niya, gusto niya pa bang kumita on the side bukod sa work niya. Okay, the next is recreation. Ano ba yung pinagkakabalahan niya? Tuwing kailan siya free? Ano ba yung gusto niya? Ano yung ayaw niya? Ano yung hobby niya? At bakit niya gusto yung hobby niya? So, pwede ka magtanong ng mga question doon. And the lastly is message. Ano yung message? Yun yung script. Yun yung script na gagamitin mo pag nag-i-invite ka ng prospect mo. Okay? So, ano ba yung fit na script na gagamitin mo para sa kanya? And bakit ang message parating huli? Kasi kapag ka hindi huli mo ginamit ang message, ang mangyayari is magtatanong yung prospect mo. Normally kasi ang isang prospect talagang matanong, normal na yon. Kaya mas maganda na huli mo yung message. Kasi kapag ka inuna mo yung message, in-invite mo siya agad, nang hindi ka papaalis, magtatanong siya na magtatanong. So lastly is message. Pagkatapos mong sabihin yung script mo na ini-invite mo siya, say goodbye. Okay, pagkatapos noon, alis ka na para hindi na siya magtanong ulit. So your goal is just to set an appointment and then say goodbye. Okay? The moment na sinasabi niya yung form niya, yung family, occupation, recreation, ang pinakamagandang gawin mo dyan is tandaan mo yung mga sasabihin niya. Makinig kang mabuti kasi ang prospect, normally, sasabihin nila kung ano yung gusto nila at magkano gusto nilang kitain at ano yung ayaw nila. So, listen very, very carefully kapag ka ikaw ay kausap mo yung prospect mo. Now, ang amateur, they talk a lot. Okay, yung mga baguhan, di ba? Kung makakakita tayo niyan, yung mga bago pa lang sa network marketing, ang akala nila, the more you talk, the more na makukonvince mo yung prospect. Okay, kaya yung iba, da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 d. Okay, so hindi na nila pinagsasalita yung prospect nila. And then yung mga professional naman, they ask question. And then they listen, and then they talk. Okay, para nalalaman nila kung anong condition ng prospect nila. Now, the question is ikaw. Madalas ka bang nang sasalita? Salita ka ba ng salita? Or do you ask question? So I hope may natutunan kayo sa topic natin. Again, this is TJ Villanueva.